Kwentong pambata ng mga Ingles. Si Rumpelstiltskin. Noong unang panahon, may isang munting kaharian malapit sa masukal na kagubatan. Maraming kwento tungkol sa kababalaghang bumabalot sa gubat. Ganun pa man, masaya pa rin namumuhay ang mga tao dito sa pamumuno ng batang hari. May isang mahirap na lalaki kasama ang kanyang dalagang anak na kamamangha ang kanyang kagandahan. Chismoso ang kanyang ama at ugali niyang gawing labis ang kanyang mga kwento. Marami na siyang naloko sa kanyang pagsisinungaling kaya inireklamo siya ng mga ito sa mahal na hari. Nagpa siya ang hari na ipatawag ang lalaki upang kausapin at turuan ng leksyon. Mahal na hari! Isang karangalan na makaharap ko kayo dito sa palasyo. At dahil hindi niyo pa ako kilala, hayaan niyong ibahagi ko ang tungkol sa amin na aking anak. Sige, marapat lamang. Ang aking anak ang pinakamagandang dalaga sa buong mundo. Pero higit dyan, kaya niyang gawing ginto ang dayami. Kakaiba ang talento ng iyong anak kung totoo nga ang iyong kinukwento. Dalhin mo siya dito sa palasyo nang masaksihan ko ang iyong sinasabi. Opo. Sige po, mahal na hari. Umuwi ang matanda at kinuwento ang nangyari sa kanyang anak. Sinabi ko naman sa'yo, itay. Huwag ka nang magsinungaling. Pati tuloy ako nadadamay sa kasinungalingan mo. Hindi makakibo ang kanyang ama sa sobrang kahihiyan. Umalis ang mag-ama patungo sa palasyo upang harapin ang kanilang tadhana. Oh, Ginoo! Maligayang pagdating sa iyo, pati sa iyong anak. Tunay ngang napakaganda mong dilag. At balita ko'y kaya mong gawing ginto ang mga dayami. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Sumunod ka sa akin. Nagpunta sila sa isang kwarto na puno ng dayami at nasa isang sulok ang makina at karayom. Sige, simula mo na. At kung hindi mo magagawang ginto ang lahat ng ito pagdating ng umaga, ito na ang katapusan niyong mag-ama. Bantayin niyo siyang maigi. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Hindi alam ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang pagkabalisa, hindi niya napigilang umiyak. Bigla na lamang, nagliwanag ang paligid at dumating ang isang maliit na taong kakilakilabot ang itsura. Magandang gabi, Binibini. Bakit ka umiyak? Kasi kailangan kong gawing ginto ang mga dayami. At hindi ko alam kung paano gagawin yun. Anong aking gantimpala kung gagawin ko yon para sa'yo? Maaari kong ibigay ang aking kwintas. Kinuha niya ang kwintas, umupo sa harap ng makina, whirr, whirr, whirr. Sa ikatlong ikot, puno na ang bobina. Kumuha siya ng isa pa, at whirr, whirr, whirr. Sa ikatlong ikot, nakatapos ng isa pa. At patuloy siya sa pag-ikot hanggang umaga. Lahat ng dayami ay naging ginto at napuno ang lahat ng lalagyan. Maraming salamat, munting Ginoo! Maaari ko bang malaman kung sino ka? Anong pangalan mo? Ngunit tumawa lamang siya at biglang naglaho. Kinabukasan, dumating ang hari. Nagulat siya nang makita ang mga ginto. Diyos ko! Buong akala ko ay nagsisinungaling lamang ang iyong ama. Sige na, maaari ka nang matulog at magpahinga. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Nakahinga ng maluwag ang dalaga sa pag-aakalang gagantimpalaan siya ng hari at makakauwi ng mapayapa. Pero pagsapit ng gabi, dinala siya ng sakim na hari sa isa pang silid na puno ng dayami na mas malaki pa sa naunang silid. Kung mahalaga sa iyo ang buhay ninyong mag-ama, gawin mong ginto ang lahat ng dayami dito ngayong gabi. Hindi malaman ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin. Kaya napaiyak na lamang siya at muling nagpakita sa kanya ang munting Ginoo. Huwag ka nang umiyak, Binibini. Ngunit ano naman ang kapalit kung gagawin kong ginto ang mga dayaming ito?
Nag-isip nang nag-isip ang dalaga hanggang nakita niya ang suot niyang gintong singsing, ang huling kayamanang maaari niyang ibigay. Gusto mo ba itong suot kong singsing? Kinuha ng munting lalaki ang singsing at sinimulang muli ang kanyang mahika. Kinaumagahan, lahat ng dayami sa silid ay naging kumikinang na ginto. Maraming salamat, munting ginoo! Maari ko bang malaman kung sino ka? Sige na! Ngunit tumawa lamang siya at biglang naglaho. Bakas na bakas ang tuwa sa mukha ng hari na makita niya ang napakaraming ginto. Bini-bini, biyaya ka sa aming kaharian. Wala akong masabi sa kakaiba mong kakayahan. Sige na, maaari ka ng makulog at magpahinga. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Paglubog ng araw, pinuntahan ng hari ang dalaga at muli siyang dinala sa mas malaki pang silid na puno ng dayami. Gawin mong ginto lahat ng ito ngayong gabi. At kapag nagawa mo yon, papakasalan kita. Ako na yata ang pinakaswerteng hari sa balat ng lupa. Nang maiwang mag-isa ang dalaga, dumating muli ang munting ginoo sa ikatlong pagkakataon. Ano naman ang may bibigay mo kung gagawin kong ginto ito para sa'yo? Wala na akong kahit anong may bibigay pa. Asya, huwag ka nang umiyak. Ipangako mo na lang na ibibigay mo sa'kin ang iyong unang anak sa oras na ikaw ay maging reyna. Wala siyang ibang nagawa kung hindi pumayag. Ipangako mo sa'kin, hindi mo ito makakalimutan. Oo, pangako yan. Buong magdamag, inikot ng munting ginoo ang makina. At naging ginto lahat ng dayami. Matapos ang kanyang trabaho, tumawang muli ang munting ginoo at naglaho. Pagsapit ng umaga, dumating ang hari at nakitang natupad ang kanyang kahilingan. Bini-bini, sapat na ang iyong napatunayan sa akin. Bukas ng umaga din, pakakasalan kita. At naging reyna ng kaharian ang magandang dalaga. Makalipas ang isang taon, isinilang ang kanilang unang anak. Nakalimutan niya ang pangako sa munting ginoo. Isang araw, habang mag-isa sa kanyang silid, bigla na lamang dumating ang munting ginoo. Nakalimutan mo yata ang iyong pangako, mahal na reyna. Hindi! Naalala ko pa. Ngunit mahal na mahal ko ang aking anak. Maaari ba akong humiling sa'yo? Ako ang reyna. Maaari kong ibigay sa'yo ang kahit ano. Huwag lamang aking anak. Ibibigay ko sa'yo kahit anong gusto mo. Ayoko. Mas mahalaga sa akin ang buhay kesa sa lahat ng kayamanan dito sa mundo. Munting ginoo. Nagmamakaawa ko. Huwag mong kunin ang aking anak. Parang awa mo na. Pakiusap. Naawa ang munting ginoo sa reyna. Ngunit binigyan niya ito ng pagsubok na hulaan ang pangalan niya. Bibigyan kita ng 3 araw at kung hindi mo mahulaan ang aking pangalan, bibigay mo ang iyong anak sa akin. Salamat, munting ginoo. Aalamin ko ang iyong pangalan. Asahan mo yan. Sige. Babalik ako dito bukas. Buong magdamag, inisip ng reyna ang lahat ng pangalang narinig niya sa tanang buhay niya. Kinabukasan, inutusan niya ang isang kawal upang hanapin ang lahat ng pangalan sa buong lugar. At bumalik ang munting ginoo. Ano? Nahulaan mo na ba ang pangalan ko? Oo. Ikaw ba si... Kaspar? Hindi yan ang pangalan ko. Ikaw ba si... Melchor? Hindi rin. Ikaw si Baltasar? Hindi.
Binanggit ng Reyna ang lahat ng pangalang alam niya, pati na rin ang nasa listahan na binigay sa kanya ng kawal. Sa bawat pangalan, natatawa lamang ang muting Ginoo at sinasabing kinti. Yan na lamang sa ngayon. Babalik ako bukas. Kaya maghanda ka. Kinabukasan, nag-utos muli ang Reyna sa isang kawal upang pumunta sa ibang kaharian para hanapin ang mga pinakakakaibang pangalan. Bumalik ang munting Ginoo kinagabihan at handa na ang listahan ng mahal na Reyna. Siguro ikaw si Rose Trips? Hindi yan ang pangalan ko! Sheepshanks? Hindi pa rin! Spindleshanks? Hindi! Binasa ng mahal na Reyna ang buong listahan. Ngunit sa bawat pangalan, hindi ang sagot ng munting Ginoo. Bukas ang uling araw, mahal kong Reyna. At mukhang malabong may ligtas mo ngayong anak. Nagsimula ng mag-alala ang mahal na Reyna. Sa ikatlong araw, may narinig siyang kakaiba mula sa isang kawal. Kamahalan, wala akong mahanap na bagong pangalan. Ngunit habang ako'y naglalakad sa kagubatan, may nadaanan akong bundok. At doon, may isang maliit na bahay. Sa harap nito ay may apoy. At may nagsasayaw na lalaking kakaiba ang itsura. At lumulukso siya habang kumakanta. Ngayon ako ay magsasaya. Dahil bukas ang kanilang anak ay akin na. At buti na lang hindi nila malalaman na Rumpelstiltskin ang aking pangalan. Ayun nga! Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib! Agad kinuha ng Reyna ang suot na kwintas at binigay ito sa kawal bilang gantimpala. Ilang saglit lang, dumating na nga ang munting Ginoo. Ngayon, mahal na Reyna, anong pangalan ko? Ikaw ba si Jack? Hindi. Ikaw ba si Harry? Siguro ang pangalan mo ay Rumpelstiltskin. Sinabi sa'yo ng kawal! Sinabi niya sa'yo ang aking pangalan! Sa sobrang galit, mariin niyang pinadyak ang kanyang kanang paa. Lumubog ito sa nasirang sahig. Galit na galit niyang kinuha ang kanyang kaliwang paa at sa sobrang puwersa, nahati ito sa dalawa. At yun na ang katapusan ni Rumpelstiltskin. At masayang namuhay ang Hari at Reyna kasama ang kanilang anak.